So, ito pa, mayroon pa po akong isa. Ito naman po, Vermont. To, maganda din po siya. Halos pareho din po siya ng texture nito. Pero ito naman, ginagamit ko to. Halimbawa, kung... Hello po mga kalola Kikay, andito na naman po ang inyong Lola Kikay na ang layunin po ay mag-share sa inyo ng mga kakikiyayan ni Lola Kikay. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa YouTube channel ni Lola Kikay, mag-subscribe na po kayo at mag-like and share na rin po. At don't forget na i-click ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga video. Topic po natin ngayon ay mga basic equipment tools. Ay napakahalaga yan po na ng mga nagre-reban na meron po tayo ito. Lalo sa mga nag-uumpisa, kailangan natin ito. Papakita ko po sa inyo ang mga mahalagang bagay na gamit na ginagamit ni Lola Kikay. Ako po si Lola Kikay. Kung ang hilig niyo po ay pagpapaganda at kakikayan, bisitahin niyo lang ang aking YouTube channel. Dahil ang aking mga content ay nagbibigay ng mga tips, tutorial at iba pa. Tara, mag-subscribe na kay Lola Kikay. So, number one po. Una, syempre dapat meron po tayong plancha. Kung wala po tayong plancha, hindi po tayo makakaunat at na dati po buto. Kasi nabili ko lang po ito, 1.4 or 1.5. Pero ngayon, sale na po ito. Pumunta lang po kasi Shopee, abangan niyo po doon. Madalas nagsisale po doon. So, makaka-afford po tayo ng plancha. Ito po una natin i-provide. Then, susunod po yan. Siyempre naman, blower. Ayan, ito po blower. Napakahalaga po kasi ng blower. Kasi hindi po tayo makakatuyo ng buhok kung walang blower. Hindi tayo pwede mag-plancha ng buhok kung walang blower. Ito dati pa po ito. Matagal ko na po itong gamit. Hindi pa po ako nagpapalit ng... Kung makikita yung madalas sa video ko, ito pong ginagamit ko. Hindi pa po ako nagpapalit ng blower. So, okay pa po naman siya. Nakakatuyo siya at maganda pa rin po nabibigay ng init nito. So, wala naman po yan sa brand-brand. Kung ano, basta meron kayong blower, pwede na po yan. Basta nakakatuyo ng buhok. Then, ito pa po. Ayan, isa pa po to na kailangan natin. Ang clip. Hair clip. Kita nyo, bago. Bumili po ako kasi gusto ko po mas maraming hair clip. Alam niyo po ba bakit kailangan ng maraming hair clip? Para sa susunod na gumamit tayo ng hair clip, so syempre sa rebonding number 1. So may mga nakadikit-dikit ng chemical dyan. So hindi na tayo natin hugasan, mag-effort pa tayo mag-unlock para yung pasma natin, maiwasan din natin, yung pagod din, yung oras din. Ito po, ito po yung mga luma kong clip po. Ito, yan. Nakalagay po sa, meron po kong tools, ay box, oh, ayan o. Oh. Para sa mga hair clip ko, bandami po yan, ayan. Merong puti, ayan, ito na mga clip-clip, marami po yan kung makikita nga ayan. Kasi para hindi na po papalit-palit, hindi mapasma si Lola Kikay, pag nadumihan na po yung una natin ginamit, pag sectioning, nadikitan ng mga chemical, so kahit huwag itabi na muna natin, huwag naman tayo mahugas. Gumamit na lang ulit tayo ng mga panibagong para malis po ang oras natin. So itabi lang po natin. Meron po tayong... Kita nyo ito kung sa itong gamit. Ito po ay ginagamit sa tenga. Hindi lang po siya isa. Dalawa po yan. Pakikita ko po sa inyo. Dahil syempre, dalawa nga naman yung tenga natin. Ayan. Ayan. Importante po ito. Mahalaga po ito. Kasi minsan, nadidikita ng tenga natin ng mga chemical na ginagamit. Eh, medyo matapang. So, iwas irritation sa ating skin. Siyempre, so, minsan, may mga chemical reaction. Nagkukos din ng allergy sa ating mga kliyente. So, ito po ang protection natin. Mahalaga po meron tayo. Mura lang po ito. Pero mahalaga po meron. Pero kung wala naman, although kung wala talaga, plastic. Oh, kahit yung mga plastic ng yelo, kahit anong plastic na pwede natin ipilip, ano, itakip sa ating tenga, gawan po natin para marami pong paraan kung tayo hindi lang po siya sa mga protection natin sa irritation ng mga sa ating tenga, sa gamot. Mahalaga rin po ito kasi halimbawa po, syempre, pagpa-planchay na po natin ang buhok natin, imagine mo, kung wala siyang protection, Diyos ko bang init-init, madikit nga lang dito sa may bandang batok natin, napapahiyaw na ang ating kliyente. Ano pa kaya, imagine mo kung wala talagang cover ang ating tenga, masyado talaga siya. Tingnan niyo, mapapasigaw talaga ang kliyente. Kaya importante, meron po tayong ganito. So, ayan na. Mahalaga po talaga ito. Tapos, itong gloves. Ito, bakit kailangan natin gloves? Ngayon, yung iba po may mga construction, kung may mga kaibigan kayong construction, kung ano man, ginagamit po ito nila. Baka may mga itatabi sila dyan, mga sirasa, hingin na lang po natin. Kung may butas, tahiin na lang po natin. Ayan, malaking bagay po kasi ito. Ayan, pero although kung wala naman talaga, at may mga medyas kayo makakapal, kahit naman hindi mga ginagamit, o ano, basta makapal lang, pwede na po yun.
Kasi kung hindi tayo mag-gloves, imagine nyo, napaka-init. Init po nito. Kung titingnan, napaka-init talaga. Magpapaltos-paso, magpapasupaso ang mga kamay-kamay natin. Diyo? Kita nyo? Ito, malaking bagay po naka-gloves. Protection po natin ito. Para mahaguran po natin na maayos ang buhok. Hindi tayo na iirita na, ay, aray ko, napapaso tayo. So, tuloy-tuloy ang trabaho natin. Mahahawakan na, mahiklat natin maigi. Hindi tayo mapapasok. Kaya mahalaga po ang meron tayong gloves. Kung wala, medyas po. Protection po ninyo, iyan, sa inyong mga kamay. Yan. Kailangan po natin ang protection, na lagi natin i-ano natin ang mga protection na dapat natin gamitin. At ito pa po, ito. Alam nyo ba po ba kung saan ito gamit? Hindi po ito tabo, hindi naman ito lalagyan ng sopa, lalagyan ng sabaw, hindi po ito ginagamit natin sa araw-araw pag makain tayo. Ito po ay ginagamit talaga sa mga nagre-reban, sa mga beautician, sa mga salon. Although kung wala naman po kayo, pwede naman po yung mga plastic, yung mga pinag-ano ng mga ice cream, pwede na po yun, mga luma. O kaya yung mga bote kayo ng mga mineral na maliliit yung mga iniinuman, biyakin nyo lang, pwede na po yun. Pero pagkatapos yung gamitin, kung gagamitin nyo po, itabi nyo. Ngayon, kung hindi nyo na po gagamitin, itapon nyo kasi chemical din po ang mga nakadikit-dikit dito. Baka may maiwan, mailagay yung isang tabi-tabi. Eh baka mapaglaro ng mga bata, eh makalaso, mabuti na lang itapon na lang po natin. Pero mahalaga rin po to, mura lang din naman po to. Kung hanggat maaari, try nyo na rin po bumili nito. Kasi alam nyo ba bakit? Meron po itong mga, kung makikita nyo po dito sa loob, meron siyang mga sukat, may sukat-sukat siya. Kung 1:1, oh, ayan, makikita nyo nyo dyan, may sukatan na siya. Kaya mabiblend nyo na maayos ang gamot kung mayroong sukatan. Mahalaga rin po talaga. Mahalaga rin po ito. Kita nyo po ba to? Kasi ito, panghalo, may pangbrush, may pangsuklay na rin. Kumbaga, hindi na tayong, kunyari, nagpahid tayo, kailangan natin suklay, iabala pa para kumuha pa ng isang suklay. So ito, andito na po yung suklay, brush na, suklay, suklay, tas brush, ayan. At kung sakali naman po ay sumobra ang kuha natin ng cream, meron po siya tatakotento. May mga nabibili rin. Ito isang wala eh. Pero ito, ayan. Ayan. May mga pamahid para hindi siya masyadong madami ang kumapit sa bus. At kung bakit pati ito, no, nasobra, sumobra yung gamot. So, pwede po natin isa yung ibalik. Kasi ito, meron siyang ano, parang matulis yung dulo niya. Kumbaga parang pichel, maibabalik natin sa dating container ng produkto ng gamot na pinagkuhaan natin. May ibabalik agad, so magagamit pa natin sa susunod na may magpapariban sa atin. So, hindi na sayang ang gamot, okay? Tapos, ito pa, ang suklay. Kailangan may suklay tayo. So, pag naibaba na po natin ang gamot, minsan, di ba, dito, so, tuktok muna yung mga ilalagay natin gamot bago din pag chemical treated ang dito sa ilalim. So, paano natin ibabawa? Kung gagamit tayo ng makipot, minsan, nagkakabuhol-buhol, ang hirap ibaba ng gamot. So, gumamit po tayo ng ganito. Ayan. Mas madali siyang suklayin, madali siya ibaba, hindi mahirap, hindi nagkako ng parang ipit-ipit sa buhok. Pag meron tayong gusto ko rin po i-advise sa mga nakapag-reban na po, madalas ko po i-advise ko sa mga kliyente ko na tapag natapos sa mag-reban, na mag-provide sila ng ginto. Kasi napakaganda po nito, tingnan niya, oh. Kasi minsan, pagka nagbago-reban tayo, minsan dahil sa sobrang pino na nga dito sa dulo, minsan nagkakadagit-tikit, ito maganda isuklay. Napakadaling isuklay siya, ihagod, ayan, oh, hindi siya hassle, oh. Kita nyo, walang ipit-ipit kasi para hindi rin magkaroon ng tanggal sa dulo. Minsan kasi pagka, di ba, pag sobrang kitid, minsan pag ginanong-ganon natin, minsan nagkakabulbul, nagkukulot-kulot yung dulo. Ito hindi. Kaya yun ang ina-advise ko sa mga kliyente ko rin. So, dapat meron po tayong ganito para hindi tayo nahihirapang suklayin ang buhok ng kliyente natin habang naglalagay tayo ng mga gamot at pagbababa ng gamot. Dahil minsan chemical treated nga po ilalim para maikalat natin, ma-spreadable natin, maigi ang gamot sa kanilang buhok. Ayun, napasuklay na si Lola Kikay. At eto pa, siyempre, kailangan din natin ng gunting. Siyempre, imagine mo, kung ang buhok minsan, ang ganda-ganda nga, bonggong-bong ganda, ay makikita mo naman, hindi pantay-pantay yung ilalim. So, gumamit na tayong gunting. At kung wala naman kayong gunting, yung mga anak niyo, mga nakatagong gunting, mga katabi dyan, mga kung kinakalakalawo, gawin niyo, kiskisin niyo lang, ayusin niyo, basta mapantay lang naman natin, importante maging maganda yung bagsak ng buhok ng ating kliyente. Ngayon, kung gusto niyo bumili na, abay, malaking bagay ito, malaking pakinabang din po itong gunting. Alam mo bakit? Meron po akong tutorial. So, simpleng gupit ng mga bata. Ayan, magamit nyo, magpantay-pantay. Meron po ako na panoorin nyo po, makamakatulong po sa inyo. Aba, imagine mo, makapag-gupit ka ng anak mo, nakamenos ka.
O, halimbawa, may maggusto magpagupit sa'yo, halagang 50 pesos, bongga-bongga, may pansain ng iyong pamilya. Malaking bagay din po. Invest na rin po tayo. Malaking bagay po ito. Malaking mahalagang bagay ko bakit kailangan din natin ng ganito mga suklay. Ito, maganda po itong pansungkit. Sa habang nag-ribbon tayo, habang nagpa-plancha tayo, ayan, iba-iba po suklay ko, ayan o. Ayan. May extra po ako suklay. Ano rin naman ko yung extra suklay. Kung magkaputol-putol, ma, ito, ganito po yung bakit kailangan natin ng panungkit. Kasi pag kumuha tayo ng gubok, madaling sungkitin siya. Tapos, ipitin lang po natin ito, tapos saka natin baligtarin. So, mahahagod natin ng maayos ang buhok. Diba? Kaya mahalaga po yung ganitong suklay. Mag-provide talaga kayo ng ganito. Nakakatulong habang nagpa-plancha kayo ng buhok. Ayan. Ganyan. Pag-ipit. Tapos, gaganin din natin. Ayan. Ayan. Diba? Nahaguran natin ng maayos ng buhok. Okay? Mahalaga rin to. Alam niyo ba kung bakit? Ito ngayon na po makabagong ginagamit ng mga beautician. Ito kasi punas-punas lang. Tunas-punas lang, madaling linisin, madaling matuyo. Punasan lang natin. Ito po gamit nito sa mga parit po, ginagamit po natin to sa mga kliyente. So ito madaling lang po itong linisan, punasan lang natin basahan, tapos punasan natin ng tuyo, tapos magagamit na natin sa susunod na araw. Ngayon para naman iba naman, pag may time kayo, may oras kayo, lublub nyo lang sa may konting tubig, may konting sabunan natin na rin, at punasan din natin ng tuyong basahan at isampay na rin natin, magagamit na rin kagad. Hindi na tayo maghintay ng mga ilang araw katulad ng ibang mga ano, basa, katutuyin mo pa. Ngayon, pwede mo na kagad siyang gamitin. So, ito na po yung mga makabagong ginagamit ng mga beautician pa sa ating kliyente. Kasi pag pinahira natin ng mga gamot na chemical, ayan, magkukulay tayo, eh ito talaga mas magandang gamitin. Hindi siya madaling linis eh. Hindi katulad nung unang ano, nagmamantsa sa mga balabal. Ito hindi. Yan. Punas-punas lang nisa yan. So, mura lang po ito. Nasa 100 plus. Ayan. Pero kung wala pa rin, may kung alam ba yung mga trash bag kayo na malalaki, pwede na rin yon. Kung wala pa rin yun, kahit anong mga plastic na malaki dyan, gupitin nyo lang, iganito nyo lang, sipitan nyo lang ng pang-ipit, pwede na rin po yon. Okay? Siyempre, of course, ang towel. Importante ang towel. Pamunas, papatuyo ng ating buhok. Pag nag-shampoo na natin, ayan. Minsan, ang ganito ko, kailangan ko meron kang tatlong towel. Pero kung wala naman po talagang towel, kinulang kayo sa towel, kahit yung mga lumang damit natin, lumang kumot, putul-putulin nyo lang, pwede na yun. Ang importante, meron tayong pamunas, pampatuyo ng buhok. Okay. So, ito pala, sasabihin ko sa inyo, ito pa po mahalagang kailangan ng nating mga beautician. Ito, kita nyo po ito. Ayan, tatayo ako. Ayan, ayan. Cute, ano? Mura lang itong bili ko, 90 pesos lang po ito. Ayan, ayan. Pero kung wala pa rin po kayong ganito, alam nyo po ba yung mga lumang damit, pwede na po yung gamitin yon. Or kaya kung may mga black kayong damit na hindi ginagamit na rin, pwede na rin po yun. Kasi minsan, hindi mo maiiwasan talaga pasip na mga gamot-gamot, dikit yan, magmamantsa, mga pangkulay, talagang magdidikit-dikit sa, magmamantsa pala sa mga damit natin. So, kung may lumang mga damit dyan or black na t-shirt, pwede na pong gamitin natin yan kung wala. At kung wala, gusto nyo naman yung mga plastic-plastic na mga malalaki rin, gupit-gupitin nyo, may apron na kayo. Sabi ko lang po sa mga kalalaki, kayo talaga mahalaga po ngayon pag kumikita na po tayo, mahalaga po talaga na mag-provide tayo unti-unti ng mga tools na pang-greban natin in the future, magamit natin sa pangkabuhan o pang-personal. Ito pa, isa pang gloves. Ito, kung bakit kailangan meron tayo. Ito, nurse po kasi yung anak ko. Marami po akong ganito. Ito po yung mga ginagamit ko kadalasan. Kasi, pag nagpapahid tayo ng mga gamot-gamot, i-protection na rin po natin sa ating mga kamay. Medyo matatapang po ang mga gamot na pang-reban. So, maiwasan din natin yung misal, mag-cause din ng chemical. Actually, misal, magkaroon din ng allergy tayo, medyo masunog, mag-dry sa balat natin. Kaya po tayo gumagamit. At lalo pag nagkukulay tayo, syempre, lalo pag itim, mag-ano-ano dito, magmamantsa-mantsa, matagal din po matanggal ang mga pangkulay sa pagdumikit sa balat natin, matanggal magkulay, mga tatlong araw bago maalis ang pangkulay. Ayan, protection. Ngayon, kung wala po ito, pwede naman po itong plastic. Ito, meron plastic gloves, disposable gloves, ayan. Kaso minsan, medyo magastos din kasi tatapon mo na rin ito pagkatapos ito. Ito naman, pwede mo naman hugasan.
Gasan mo lang, tapos patuloyin mo uli, magagamit mo na sa susunod na araw. Ito naman, pag talagang minsan wala talaga, kasi medyo mahal dito, wala talaga po tayo, lalo mga galing tayo sa palengke, may mga nakatabi tayo mga sando-sando bag, pwede na po yun, gasa lang po natin, patuloyin natin, tapos ipasok lang po natin dito, di ba yung sando bag may hawakan, tapos ibuhol lang po natin dito. O di, okay. Kailangan po natin ng tubig na pang-spray, kasi sa mga chemical treated, lalo sa mga dulo-dulo, at pagbababa ng mga gamot, ito kailangan po natin ng pang-spray. Kailangan po natin ng tubig. Meron tayo yung mga ginagamit natin sa mga pang-kulon-kulon o kaya sa mga alcohol. Ano ba yun? Pang-spray na maliliit. May mga ganun-ganun. Pwede na po yun. Magamit natin. Mga lumang gamot. Hugasan lang maigi. Yung pwede na po kung wala po tayong ganito. At ito pa po mahalaga. Ayan, katulad nito. Kung wala kayong tissue, pwede po to. Ito, baby wipes. Ayan, ito. Papunas natin sa mga misan lumalagpas-lagpas, tulutulo, lagi pa dapat merong ganito, yung mga laglag-laglag, may pang-ready tag kagad tayong pamunas. Ayan, so mga kalalakikay. So, kung hindi naman po pa natin kaya, ayan, i-share ko naman po sa inyo kung anong pwede natin mga pamalit sa mga tools na ginagamit ng pagre-reban. So, marami pong ano, so makakapag-reban po tayo kahit na basic lang ang mga gamit-gamit natin sa mga equipment na tools na pang-reban natin. So, ngayon po, so, napakita ko na po lahat ng tools. So, gusto ko na rin po yung share. Share ko na rin po itong pagkakataon na to. Sure. Alam niyo naman, gusto ko po talagang marami po kasi akong gusto i-share. So, ngayon po, pag nag-reband po ako, hindi po ibig sabihin ko ano nireband natin dun sa isa. Ako, share ko lang based on my experience, ha. Hindi po dahil sa nireband natin sa isa, sharing produkto ang gagamitin ko sa kanya. Iba po yung sa kanya, iba po rin dito sa kabila. Depende rin po sa texture ng buhok. Kasi minsan, kadalasan po may naka-encounter din po. Minsan, dry ang buhok, kumbaga, para iwas din ng damage. Okay, minsan, nagkulay siya, nakadun nakikita ang pagkanda, minsan manipis. So, ipapakita ko po sa inyo yung produkto na aking ginagamit. Ayan. Ito, Bremont Keratin. May keratin siya. Bremont Keratin Silky Straight. Ayan, rebonding. So, may mga ilang videos po ako na mga ginagamit ko po ito. So, ando po yung mga resulta. Panoorin niyo po at baka sakali makatulong po sa atin. Kung ang buhok niyo po, minsan, talagang dry na dry, medyo manipis, at medyo, minsan, hindi natin may iwasan dahil nga, minsan, yung mga nagpapareban, minsan talaga, nagkakaroon na rin ng konting damage. Siyempre, sa tagal, minsan, yung iba naman, pag doon, hindi nagpapatreatment. Ayan, ito po ang madalas kong gamitin. Ito po, ma-advise ko sa inyo. Para sa akin po, ay safe siyang gamitin sa mga dry hair, manipis na buhok, yung may mga kulay na nagkulay at nag-dry. Ayan, ito, sa may mga damage na hair, ito maganda gamitin. So, ito pa. Meron pa po akong isa. Ito naman po, Bremont. Ito, maganda din po siya. Halos pareho din po siya ng texture nito. Pero ito naman, ginagamit ko ito. Halimbawa, kung virgin ang hair niya at healthy naman po, wala nang problema sa kanyang buhok, pwede rin po ito. Sa kulot din, natry ko na po. Panoorin niyo po. Meron po akong mga ilang video na nagamit ko sila sa mga kulot na buhok, sa mga kinking buhok, nagamit ko na rin po siya. Okay rin po siya. Maganda rin po ang resulta. Ayan, panoorin nyo lang po doon, nyo po doon kung anong result na pag gumamit po kayo ng Bremont. So, ayan, tandaan nyo ha, kung ano naman, healthy naman, wala naman, hindi naman dry, at virgin naman ang buhok niya, wala mga kulay-kulay, ito pong ginagamit ko. Ayan. Tapos, kung kayo naman po ay namumblema sa may kinky, yan ang kadalasan ng mga nagre-reband problema, ang kinky ang buhok na napakahirap minsan pag inoy lumalaban talaga. Ito, para hindi na po kayo mapagod, hindi na kayo mamblema, ito ang ma-advise ko po sa inyo. Meron din po ako, panoorin niyo po, meron din po ako video na ginamit ko to. Yan, dahil kasi nga, ito pakita ko sa inyo. Dahil nga po kasi pangarap niya ang maging unat ang buhok. Ayan. Natupad ang kanyang pangarap. Ayan, dahil sa pag-reban ko sa kanya, natupad ang pangarap niya. Ayan. So, ngayon, unat na po siya. Ando din po yung resulta. Yung after wash, makikita nyo, kinky siya. After wash ng mga ilang araw, makikita nyo, unat na talaga ang buhok niya. So, ito pong ginamit ko sa kanya. Ito, Berdon. Berdon, yung silky, yan. Ginger. Ayan. Ito yung one, rebonding number one, rebonding number two. Ayan. The best po ito para sa akin. Yan. Ito naman, share ko lang po sa inyo yung mga ginagamit ko. Akma sa mga buhok na kung dry siya, kung manipis siya, kung tawag dito, kulot na kulot, kinky talaga, eto na lang para hindi po kayo mahirapan. Yan, based on my experience, makapapakita ko po sa mga ilang video ko, panoorin niyo po, ano po ang lahat ng resulta na maganda po ang effect ng mga gamot ito. Kung ano po ang mga effect ng mga gamot na ito. Yan.
So, ayan, nasabi ko na po sa inyo kung ano yung mga akma na ginagamit ko sa pag-reband sa mga produkto na akma sa mga i-reband natin. So, binigyan ko po kayo ng idea para hindi na po kayo mag-iisip ano pa bonus na karagdagan para sa inyo dahil sinisipag talaga sa lola. Sa kadaldaan na gusto ko lahat talaga i-share ng i-share talaga sa inyo. Ayan. Don't forget ha, mag-subscribe kayo at mag-like and share na rin po yung video ko at mag-turn on the notification bell para makatulong po sa iba at mapapanood na rin po ng iba. Ah, mag-subscribe na po kayo ha. Dami kong sinishare sa mga subscribe. Ayan, bonus po po ito. Ito pa, sa kulay. Ito, ang EPSA, gumagamit din po ako nito. Tapos, ito rin, Beremon. So, okay naman po siya. Maganda naman po itong pakulay na. Pero sa akin, pansin ko lang ha, para sa akin, based on my experience, ito pag gumamit ko, medyo nakaka-dry. Pero ito naman, very soft. Pagkatapos mong gamitin sa kulay. Yan. Pero okay naman ang kulay nila. Walang problema. May mga treatment naman po tayo. Okay yan ha? Bonus na yan. Subscribe mga kalola. So tatandaan nyo lagi ha. Bakit ko na rin i-share to. Every time mag-reband kayo, dapat may mga nakatabi kayo mga pangkulay. At bago nyo sila papuntahin sa inyo, o kaya kung talagang gusto nyo mag-reband, gawin nyo pangkahanap buhay, dapat kontakin nyo na kagad sila ano bang gusto nyo pangkulay. Kasi minsan may gusto kagad pagdating sama na sa pangkulay. Iba rin nabibigay ng pangkulay sa buho. Ang mahalaga kasi meron kang stock. Kasi minsan may iba puti ang buhok. So gawa natin ng parang meron tayong mga nakatagong mga black. Yan, black color, chestnut brown, mga ganyan, light brown, mga dark brown na pwedeng ipang cover sa white hair. Okay? So ayan na, nabigay ko na yung tips ko sa inyo sa kulay. Then ito pa po. So pag nagreband po tayo, kailangan po natin ng treatment. So although kung wala naman tayong treatment, may mga mura naman na bibili ng taga 100 plus lang, yung mga keratin dyan sa mga beautician, sa mga market, pwede na rin po yun. Pero kung kaya naman po ng budget natin, kasi ito po ang ginagamit ni Lola Kika, yan no? Ito wala na nga itong laman, ito bagong bili ko. Ayan, Golden Shine Keratin. Golden Shine Keratin Brazilian Blowout. So makikita niyo sa mga ilang videos ko, kaya gusto ko po sa inyong mapanood niyo po 'yon kasi andun po yung mga result ng mga gamot-gamot na pinakikita ko po sa inyo. Ayan, maganda po 'tong Golden Shine Keratin Brazilian Blowout. Importante po kasi ng treatment ng mga nagpapareban. Ayan, may mga ano, Brazilian. Ayan, may cellophane cream tayo. At ito naman po, ayan. Ito yung aking liquid cellophane. Ayan, ito po yung last video ko. Panoorin niyo po ito kung paano ang pag-a-apply ni Lola Kika. Tawag dito, pag lagi po nasisinagan ng araw, talaga makikita lumalabas ang kulay. Makikita mo shiny, at saka talagang buhay na buhay ang kulay. Maganda rin ang effect nito sa mga nagpapareban. Kaya marami, ilang beses, many times ko lang po nagagamit ko, minsan nag-request. Kasi iba kasi mga kliyente, minsan gusto nila, alam mo, mga passionista, makalat, mga teenager, gusto nila pa iba-iba ang kulay ng buhok. So ito, pwedeng mong gamitin. Kasi mga it takes mga siguro mga 1 month tumatagal din ng pangkulay na to sa buhok ng ano. Kaya pwede susunod na buwan, pwede ka magpalit ng ibang kulay. Basta cellophane, ito maganda po. Try niyo po. Panoorin niyo po yung video ko. Ayun. Kung paano ko po ina-apply. Mag-subscribe na po kayo. Bonus na po lahat. Talagang gusto ko talaga i-share sa inyo ang aking mga kakikayan, ang aking mga experience at kaalaman sa pagpapaganda. Dahil gusto ko talaga na mapaganda rin niyo po ang inyong mga ireban nyo, pamangkin nyo, pinsan nyo, mga anak nyo, at pwede rin nyo rin po magamit to sa pansarili at pangkabuhayan. Sa dami ng bonus ko sa inyo binigay, kaya ako, alam nyo ba kung bakit isinare ko rin na rin to, kaya sinabi ko rin bonus, kasi ganito po yan. Gusto ko lang po kayong mabigyan, hindi lang po sa basic tools, kasi kunyari, andun na kayo, andyan na nga lahat, andyan na mga gamit, magreban kayo. So, binigyan ko lang kasi yun ng idea, kasi minsan pagdating ng mga kliyente, dagdag din po ang baka gusto mo magpakulay. So, kung may nakaready ka ng pangkulay, additional na singil, additional payment po na iba ang pangkulay, iba po ang pangreban. So, ito pa, dagdag kita. Siyempre, kaya sa totoo lang, gusto ko talaga makatulong talaga ng usubo. Kaya sabi ko ito, bonus, malaking dagdag karagdagan po sa... Hindi lang tayo nagreband, nagkulay pa. O, di pagkatapos ng kulay, ito pa ha, alukin nyo naman ng treatment. So, na-reband na natin. So, nakumbinsi na rin natin siya magpakulay. So, syempre, kasunod ng treatment. Syempre, nadalang sa plancha. Tapos, nag-color pa. So, para mas lalong gumanda, tumagal ang kanyang buhok, at kailangan talaga ng treatment. Diyan na natin papasok. I-alok na mag-treatment.
So, edi dagdag income na naman yan. Nag-rebrand na, nagkulay pa, nag-treatment na. Package po kasi kailangan talaga na lahat ito mga binibigay kong idea sa inyo, italaga ginagamit lahat sa pag-rebrand. Maraming gamit ang treatment. Ayan, o. Sa pagkumbawa, kunyari naman, gusto lang niya rebrand. Walang kulay. Okay lang naman. Basta, alukin nyo pa rin ng pan-treatment. Kasi talaga kailangan ng treatment lalo na na-expose tayo sa maraming chemical na buhok. Kaya, nasa sa inyo na po kung paano nyo i-approach sa mga kliyente nyo. Ayan, okay? So, dagdag kita. Kaya sinabi ko sa inyong bonus to lahat ng mga sinabi kong karagdaga. Totoo lang, basic tools lang talaga ang gusto kong topic. Pero, ito nga, gusto ko na rin i-share talaga lahat para kahit pa paano makatulong pagdagdag income na rin. So, binigyan ko nyo na kagad ng idea na talagang ready kayo tayo, Girl Scout talaga. Sa totoo lang, talagang naglalaan sila ng pera para sa kulay, sa tinusan gusto nila, package talaga. Alam na nila yon. Kaya dapat kayo, ready kayo, Girl Scout kayo. May pangkulay na kayo nakatabi, may pang-treatment na kayo. Kompleto talaga. Yan ay dagdag income na rin para sa ating pamilya. Ito po ay magamit nyo sa pampersonal, okay din naman po. Sa pampamilya, okay din. Pangkabuhayan, okay na okay din po. So, unti-unti lang po, kumikita tayo, makakapag-provide na po tayo. So, lahat po, na-share ko na po sa inyo. Happy kayo, napasaya ko kayo, nabigyan ko po kayo ng idea, tips and technique ni Lola Kikay. Kaya lagi po kayo mag-subscribe. Kung hindi pa subscribe, mag-subscribe na po kayo, like and share. Friends ko, thank you so much po sa mga nanonood, sa mga beloved subscriber ko dyan. Thank you so much. And keep safe and God bless po to all.